ang i-share ko po ngayon ay about sa power of God. So, nalaman natin kung ano yung gaano tayo kamahal ng Panginoon at tinaranasan yung kanyang pag-ibig. Amen. Ngayon naman po ay yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. That truly, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi natin kayang limitahan. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi natin kayang walang katulad. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos. Walang kapantay. Amen. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. So sa Psalms 62 verse 11, samahan niyo akong buklatin ang ating mga Biblia. Okay, magbuklat tayo ng Biblia natin para hindi tayo antukin. Kung wala kayong Biblia, makinig na lamang po tayo. Amen po. Amen. So Psalms 62 verse 11, hindi na maminsang aking napakinggan. Sa English, sabi niya, God has spoken once. Twice, I have heard this, that power belongs to God. Amen. So, hindi lang daw isang beses, kundi dalawang beses, sabi niya, na napakinggan ko na ang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Amen. Amen po. Naniniwala po ba kayo? Amen. Amen. So, purihin ang Diyos sa kanyang salita. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po niya, hindi na, parang ang iksin yung pag-ano niya, pero kagbasa niya sa English, napakahaba. Amen. At lubos na maunawaan. Amen. Hindi na miminsang aking napakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan. Amen. Amen. So, sabi niya, that the power belongs to God. Ang kapangyarihan nagmumula sa Diyos. Ang ibig sabihin, kapag ang kapangyarihan ay sa Diyos lamang, mga kapatid, siya ang may kapangyarihang bumago ng buhay. Amen. 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 Kasi ang kapangyarihan nagmumula sa Kanya eh. Amen. So ang ibig sabihin, ang siya lang ang may kapangyarihang bumago ng buhay. Amen. Amen. So, ang tao nilikha lamang at merong mas powerful at ang powerful is, ang power na ito is belongs to God alone. Amen. Amen, mga kapatid. So, anong mayroon tayo dito sa lupa? Ano po yung mayroon tayo dito sa lupa, mga kapatid? Ipinahiram ng Panginoon dito sa atin. Ano yung mayroon tayo? Ano yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Hindi po tayo owners. Amen? But we are managers. Amen. Hindi man tayo manager ng bangko. Hindi man tayo manager. Pero we are managers. Amen? We are stewards. Amen? Or katiwala. Amen. Amen. Yun ang mayroon tayo dito sa lupa. Amen, mga kapatid. Amen. Amen po. So, sabi niya sa Deuteronomy, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power, okay, to get wealth. Amen. Alalahanin natin na ang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Amen, mga kapatid. Amen. Sometimes, hindi natin naaalala yon. Kaya minsan nanghihina po tayo. Kaya sa umagang ito, ipapaalala ng Diyos sa atin na ang kapangyarihan ay nagmumula lang sa Diyos. Amen. Amen, mga kapatid. Amen. Kaya sabi niya, kapag ang kapangyarihan ng Diyos ang pinag-uusapan, amen, ang Diyos ay hindi pwedeng mawala sa eksena. Amen. Kapag kapangyarihan ang pinag-uusapan, hindi pwedeng baliwalain ang kapangyarihan ng Diyos. Amen, mga kapatid? Ang kapangyarihan ay sa Kanya lamang nahahayag. Hello? Amen. Ang kapangyarihan sa Kanya lang mapapabilang. Hello? Amen. Amen? Amen po. So, mayroon akong dalawang concept na isi-share po sa inyo na gusto kong maunawaan nyo ito about the power of God. Amen? Una, na ang kapangyarihan niya ay unique. Amen. Kapag sinabing the power of God,
His power is unique, ang kapangyarihan ng Diyos ay kakaiba yan. Amen. Kakaiba siya. Kapag ang kapangyarihan ng Diyos ay pinag-uusapan natin, kakaiba siya. Unique. Walang katulad, walang kapantay, hindi maipaparis sa anumang tao na may kapangyarihan sa ibabaw ng mundo. Amen. Amen, mga kapatid. But when we speak of the uniqueness of the power of God, amen, ang ibig sabihin is that God can do what no one else can do. Amen. Amen. Kapag ang pinag-uusapan ay yung uniqueness ng Panginoon or yung power of God, walang, ang ibig sabihin, that God can do what no one else can do. Magagawa ng Diyos ang hindi magagawa ng sino man. Amen. Amen, mga kapatid. Lagi nating tatandaan. Why His power is unique? Bakit unique yung power niya that God can do what no one else can do? Bakit sinabing walang pwedeng makagawa yung magagawa ng Diyos? Bakit sinabi yun? Kaya, kaya ng Diyos gawin. Amen. Ang hindi kayang gawin, ninuman. Amen. Hello? Amen. Amen. Kung may kapangyarihan ang Diyos, kailangan nating manangan sa Kanyang magagawa at sa Kanyang kapangyarihan. Amen. Amen. Kasi alam nating may kapangyarihan ang Diyos. So ano yung dapat nating gawin? Manangan tayo sa Kanyang kapangyarihan. Hello? Amen. Amen, mga kapatid. So, walang superhuman sa mundong ito na maaaring makagawa. Yung ang Diyos lang ang makakagawa nito. Amen. Kahit sino pang superhuman sa mundong ito, walang pwedeng makagawa sa magagawa ng Diyos. Amen, mga kapatid? Amen. So, sabi niya, yung kapangyarihan lang niya ang makagagawa. Or yung kapangyarihan lang ng Diyos ang may magagawa. Naranasan niyo na ba yun? Yung wala na talaga kayong magagawa pa at yung kapangyarihan ng Diyos ang kumilos sa buhay natin? Amen. So yun po, God can do what no one else can do. Amen. Amen. So gaya po ng pandemic na ito, okay, halimbawa na lamang po natin, ang vaccine, maraming natatakot, di ba? Pangalawa, may mga namamatay, di ba? Okay, pangatlo, walang katiyakan dahil napakabilis ang pagkakagawa, amen, ng vaccine. Amen, mga kapatid. Amen. So, ang mundo ngayon, mga kapatid, is looking for an instant solution. Okay, instant solution in this crisis. Kasi nga, matagal na, isang taon na ang lumipas. And even the superpowers, amen, kahit na yung talagang napaka makapangyarihan na mga bansa, sila rin mismo ay biktima. Hello? Amen. Kaya ang buong mundo'y nagsasuffer because of this COVID. So walang magawa ang gobyerno, amen, ng buong bansa. Nakita na ba natin na may magagawa ngayon ang buong gobyerno? Di ba? Wala. Amen. Walang magawa ang mga matatalino at magagaling. Hello? Amen. At dyan naiiba ang Diyos. Amen. Dyan naiiba ang Diyos. Kaya unique siya. Kakaiba yung kapangyarihan niya. Walang sino mang kapangyarihan sa ibabaw ng mundo na makagagawa ng magagawa ng Diyos. Amen. Amen. Kaya ang Diyos meron siyang magagawa because God can do what no one else can do. Siya lang ang may siya lang ang makagagawa. Naniniwala kayo? Amen. Amen. Because of this crisis, 'di ba? Yung crisis po na ito, pagsamasamahin man ang mga magagaling na mga bansa, mga kapatid. Isang taon na, 'di ba? Isang taon na mahigit. Nagdurusa ang marami. Amen, mga kapatid. Ang daming naapektuhan. Amen. Wala pang malinaw na solusyon. Di po ba, mga kapatid?
Pero sa Diyos, amen, napakadali lamang. Sa Kanya, napakadali lamang. E bakit pinapayagan ng Diyos kung napakadali? Diba? Kaya naman niya kasi He is a powerful God. Amen? Bakit hindi niya ito inaalis? Yun ang tanong. Tanong niyo din ba yan? Bakit di niya inaalis? Eh, ang Diyos nga ay makapangyarihan siya at may magagawa siya na hindi kayang gawin ng tao. Pero, bakit hindi pa niya inaalis? Ang Diyos, kailanman, mga kapatid, hindi siya nagkakamali sa kanyang mga desisyon. Hello? Amen. Amen. Ginagawa at gagawin pa niya. Hindi siya nagkakamali sa ginagawa niya, hindi siya nagkakamali sa gagawin pa niya. Lagi nating tatandaan yan. Amen? Kung ito man ay nangyayari sa maraming bansa ngayon, lagi nating tatandaan na ang Diyos, mga kapatid, mayroon siyang timetable. May timetable siya. Okay? Hello? Amen. 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 Kailangan lang nating maniwala, manampalataya, at yung pag-asa natin sa Kanya lagi. Amen. Kasi may timetable po siya. Kung hindi pa man nangyayari ito, may gusto siyang iparating sa atin. Amen? Maaaring yung pagbabalik na niya, baka yun ang ipaparating niya, or wawakasan na niya ito. Amen? Or matitigil na ang pandemic. Or bibigyan pa niya ulit na makababalik pa sa dati. Diba? Tatlo yan. Baka bibigyan pa niya tayo ng pagkakataong makabalik sa dati, or ito na yung sign na malapit na siyang bumalik, or bibigyan pa niya ulit, or kaya wawakasan na niya ito. Amen? Nakuha niyo? Amen. Amen. So, at ang Diyos lang po yung makagagawa. Amen. Okay? Ang Diyos lamang po yung makagagawa niyan. Kasi yung uniqueness of God's power. Amen. Kasi kakaiba yung paraan niya, di ba? Sabi niya, my ways is higher than your ways. Gusto na nating matapos ito kasi makita natin, nananalangin naman ang marami, pero bakit hindi pa nangyayari ito? Kasi may timetable po siya. Amen. Amen po? Amen. So pangalawa, the second principle, amen, is not only that His power is unique, but that His power is unlimited. Amen. Tayo, limitado lang tayo. Amen. Ang bansa, limitado lang po yan. Amen, mga kapatid. Amen. Ibig sabihin, unlimited, ang ibig sabihin, walang expiration. Amen. Hello? Amen. Ngayon, unlimited text, unlimited, ano na ba yun? Unlimited call. Call, amen. Pero, ang Diyos lang yung totoong unlimited. Amen. Kasi kahit unlimited yan, may katapusan yan. Amen. Amen? Mag-i-end yan pag wala ka ng load. Amen? Amen. Pag nawala na yung, may expiration na yung unlimited na yan, wala din. Pero ang Diyos, wala siyang expiration. Amen. Hindi siya malakas for 100 years lang. Hello? Amen. Hindi siya malakas, amen, na nang may limitado lang. Hello? Amen. Amen. Kasi eternal siya eh. Diba? Eternal siya magpakailanman. Amen. Magpakailanman at siya'y walang hanggan. Amen. Amen? At ang kanya ring kapangyarihan ay hindi ma-expire. Amen. Hello? Amen. Walang expiration yan. Walang katapusan ang kanyang kapangyarihan as long na naniniwala tayo. Amen. Hello? Pero bakit ito yung topic natin ngayon? Amen? Bakit ito yung aking isishare po sa inyo? Para ang Diyos lumaki ng lumaki sa buhay natin. Amen? Amen? Kasi yan ang aking pakay. Amen? Yung yan ang aking gustong makita, mga kapatid natin, na ang layunin lang ng Diyos ay lumaki ng lumaki siya. Kasi alam nyo, kapag malaki na ang tingin mo sa problema, liliit ang Diyos. Amen. Amen. Pero kapag nalaman mo na ang kapangyarihan ng Diyos ay ganun na lang pala, na unique, unlimited pala yan, lalaki ng lalaki ang Diyos. Ano mangyayari sa problema? Liliit ng liliit. Amen.
Hello? Amen. Amen, mga kapatid. Pagbukas mo ng TV kasi ngayon, ang makikita mo, halimbawa, may nakita kang patalastas. Okay? Patalastas mo. Halimbawa, may pinupromote. Tapos, pagdating ng kinaumagahan, nakita mo ulit yung patalastas na yon. Lumabas ulit. Paulit-ulit siya. Isang araw, makakabili ka na. Tawa niya. Totoo? Amen. Bakit? Na-capture ka na niya. Nasubukan niyo yon? Sa mga online? Okay. Titingnan mo yan. Muna, ulitin mo ulit kinabukasan. Hindi mo namamalayan, nakakabili ka na. Oh, yung mga mahilig mag-online. Okay? Amen po! Ito'y ito'y ini-expose sa atin ng Panginoon. Amen? Lumiliit ang mga suliranin, lumiliit ang mga problema, lumiliit yung mga hamon sa buhay po natin kasama ng pandemyang ito. Amen, mga kapatid. Amen. Hello? Amen. Bayaan natin ang ating buhay, sa ating buhay, na ang Diyos lumaki ng lumaki. Amen. Amen. Malaki ang Diyos, di ba sabi niya? Kung ang problema mo ay sinlaki ng bundok, sinlawak naman ng dagat, di ba? Kasi ang dagat, walang katapusan yan. Amen. Ang bundok, pag nakita mo yan, mataas man siya. Amen. Pero yung ang Diyos ay sinlawak. Kaya dapat mas malaki ang Diyos palagi. Amen. Hello? Amen. Amen, mga kapatid. Kaya yung kapangyarihan niya is unique po yan and unlimited po yan. Amen. Amen. Kapag nalaman mo yan, maliit lang yung problema na mayroon ka ngayon. Hello? Amen. Kung wala kang pera ngayon, amen, mas makapangyarihan ang Diyos. Amen. Amen. Niniwala po ba kayo? Amen. Amen, mga kapatid. So if God is too big for us, di ba pag malaki ang Diyos sa atin, we will experience His power. Amen. Kasi malaki ang Diyos eh. Amen. Amen. Ang mararanasan natin, hindi yung kawalan, kundi yung kapangyarihan ng Kanyang salita, amen, na mayroon siyang magagawa. Amen. By God's power is unique. By God's power is unlimited. Amen. Hindi niya kayang limitahan ang pagpapala sa atin. Naniniwala po kayo? Amen. 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 So in 1 John chapter 4 verse 4, greater is He that is in me. Yung daw po nasa atin ay mas malaki. Hello? Greater po siya than He that is in the world. So, ma-realize mo yung nandito sa atin. Amen. Mas malaki yung nandito sa atin. Dapat ma-realize natin yan. Yung Kristong pinapasok natin, mga kapatid, ay mas malaki. Hello? Amen. Kaysa sa pangangailangan mo. Amen. Mas malaki kaysa sakit na nararamdaman mo ngayon. Amen. Mas malaki kaysa sa pandemyang ito. Amen. Kahit buong mundo yan, mas malaki pa rin ang Diyos. Amen. Hello? Amen. Amen. Yung Kristong tagapagligtas natin is greater. Mas malaki, mas matindi, amen, than He that is in the world. Dapat i-proclaim mo yan, amen, kahit wala ka ng pera, my God shall supply all my needs. Amen. Lalaki ang Diyos. Hello? Amen. Pero ay talagang wala na. Eh, maliit na ang Diyos, hindi na kayang i-provide ng Panginoon. Amen? Amen po. So, mabubuhay tayong secured, confident, mabubuhay tayong may kapayapaan. Amen? Walang sasakop sa atin kasi ang Diyos palaki ng palaki. Amen? Amen. Ano yun? Ang tayo ay pabuti ng pabuti. Hello? Amen. Paganda ng paganda. Amen. Amen? Mga parang ganon. Amen po ba? Amen. Kahit umiidad na tayo, amen, ay huwag mong tignan yung kulubot. Amen. Sabihin mo, I am fearfully and wonderfully made by God. Amen. Amen. In the image and likeness of God. Amen.
mga kapatid. So, kailangan unlimited po. Alalahanin natin yung kapangyarihan ng Diyos, unlimited yan. Amen. Amen. That there is nothing too hard for Him. Kapag sinabing unlimited, walang mahirap. Amen. Sa Kanya, walang mahirap na hindi niya kayang gawin. Amen. Hello? Naniniwala kayo na walang mahirap sa Diyos? Amen. Amen. Pinagsama-sama na ang mga powerful na nation, di ba ngayon? Sama-sama na yung powerful nation, and yet, paralyzed over this COVID. Di ba? Ay pinagsama-sama na, pero na-paralyzed pa rin ng COVID na ito ang bawat bansa. Amen. Hello? Amen. Amen. So, sa Diyos, hindi napakalaking problema ang daigdig na ito. Itong nangyayari na ito, hindi napakalaking problema sa Kanya ito. Amen. Hello? Amen, mga kapatid. Mas malaki pa ang Diyos kaysa daigdig. Amen. Bakit? Kasi ang Diyos yung gumawa ng daigdig. Amen. Amen. So, ang ibig sabihin, mas malaki ang Diyos. Amen, amen, mga kapatid. Hindi nga kayo maka-amen. Amen. Amen. So, mas makapangyarihan yung gumawa kaysa yung ginawa. Amen. Yung ginawa. Yung mga planeta po na yan na nakikita po natin, alam nyo, alisin lang yan ng Diyos. Anong mangyayari? Magkakagulo. Diba? Amen. Kung ang planeta na yan pwedeng alisin ng Diyos, pag inalis niya yan, magkakagulo, magbabagsakan ang lahat. Hindi nyo ba yung naisip? Amen. Amen. Tingnan ninyo yung araw. Diba? Yung araw. Yung buwan. Diba? O, yung mga bituin. Ang mga yan, nakahanglang yan, diba? O, nakahanglang yan sa itaas. Hindi nyo yung na-realize, diba? O, nakahanglang yan. Pero, hindi lang yan nakahang. Nandyan ang kapangyarihan Amen. Ng Diyos. Amen. Hello? Amen. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, bumagsak na yan, Amen. Mga yan. Amen. Amen po. Amen. Diba nakakatuwa? Hello? Amen. Amen? So, napaka masunurin ng buwan, ng araw. Amen. Kasi yung araw, alam niya, nasisikat siya sa umaga. Amen. Ah, diba? Napakamasunurin. Alam ng araw, nalulubog siya pag hapon. Bakit? Alam nila. Kasi, masunurin sila sa lumikha. Amen. Hello? Kung hindi sila susunod, hindi sila sisikat. Hello? Amen, mga kapatid. Amen. Tayo lang tao ang masuway. Hindi nyo naisip yun, di ba? Yung araw, alam niya, sumusunod siya sa kapangyarihan ng pagkalikha sa Kanya. Amen. Amen. Alam niya na pag umaga, sisikat siya sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. At alam din niya, nalulubog siya pagdating ng hapon. Di ba napaka masunurin? Amen. Amen? Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, na lumikha sa kanila. Amen. Kaya, kung hindi sila susunod sa kapangyarihan at pagkalikha ng Diyos sa kanila, wala na tayong makitang liwanag, wala na rin tayong makitang dilim. Ah, di ba? Isipin nyo lang yan, yung power of God. Wala na rin, lahat. Kaya kasabi ko, yung planeta, pag hindi, kapag ka inayaan ng Diyos, nakikita natin, nakahanglang yan, ano? Kung walang kapangyarihan ng Diyos yan, babagsak. Magkakagulo ang mundo. But because of the power of God, mga kapatid, pag ma-realize natin yan, liliit ang problema natin. Amen. Amen. Yung problema na mayroon ka ngayon, maliit lang yan sa Diyos. Amen. If you acknowledge the power of God. Amen. Amen. So, alam ng buwan kung kailan sisikat. Bakit? May kapangyarihan ang Diyos. Amen. Na nagpapagalaw sa kanila. Amen. Hello? Amen. Anong ginagawa nila?
sumusunod lang sila. Amen. Subukan nilang sumuway. Sabi ko sa inyo, uuwi tayong madilim. Uuwi tayong baliktad, di ba? Amen. So, sumusunod lamang sila, gumagalaw sila, amen, sa paggalaw na paggalikha ng Diyos sa kanila. Amen. Amen. Tingnan mo yung tubig sa dagat. May boundary. Kung walang boundary yan, di tubig lahat. Di ba? Amen. Hindi pwedeng, hindi po pwedeng lumampas. Di ba yung kung ang dagat, ginawa lang niya na, oh, hanggang dyan ka lang. Di ba hindi pwedeng lalampas, maliban kung mag-tsunami. Di ba? Nakikita nyo, yung hangganan ng dagat pag pumunta ka doon, hanggang doon lang talaga siya. Amen. Hello? Amen. Amen, mga kapatid. So, yung tubig, kasi may itinakda ang Diyos sa kanila. Amen. Amen. Hanggang doon lang sila. Lahat ng sobra, hindi maganda. Amen. 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 Amen po. Amen. Amen. So, tayo lang na tao. Sumusubra. Sumusubra ka na, sabi mo sa anak mo, di ba? Hello? Amen. Amen. We are missing the mark. Bakit? Kasi lumalampas tayo eh. Hello? Amen. Amen. Huwag kalilimutan. Speaking of the power of God. Amen. The power of God is unique. And the power of God unlimited. Amen. Amen. Unique, walang mahirap na hindi niya kayang gawin. Amen. Ibig sabihin, walang imposible sa kanya. Amen. Lahat, kaya niyang gawin. Lahat. Hello? Amen. Ang napakaganda sa Diyos, mga kapatid, pag siya'y may gagawin, hindi na niya kinakailangan ng mga kasangkapan. Hindi parang pagka, excuse me, hindi pagka gumawa ka ng cake, di ba, kailangan mo ng flour. Kailangan mo ng, di ba, maraming kasangkapan. Amen. Ingredients. Amen po. Amen. Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi niya kinakailangan ang mga kasangkapan. Sa panaderya, hindi ka pwedeng makagawa ng tinapay. Siyempre, kailangan mo yung harina, asin, gatas, etc. Di ba? Amen? Amen po. Amen. Amen. Ang Diyos, pag gagawa po siya o gumawa ng tinapay, wala ng ingredients. Amen. Naniniwala kayo? Amen. Amen. Kasi, unique. At kaya niyang gumawa. Amen. Hello? Because there is nothing too hard for Him. Amen. Amen. Nung ginawa niya yung daigdig, hindi siya naghulma ng anuman. Anong ginawa niya? By His word. By His word. Nagsalita lang siya. Amen. At kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig, yun ang nag-i-exist. Amen. Amen. Kakaibang Diyos, di ba? Amen. Amen, mga kapatid. Kaya sabi niya ganun, gumawa ng ibon ang Panginoon. Ang ginawa niya, may maliliit, may mga malalaki, may mga kulay. Di po ba? Amen. Amen, mga kapatid. Walang taong makagagawa ng ganyan. Hello? Amen. Diyos lamang. Amen po. Amen. So, yan ang Diyos na sinasamba natin. Amen. Yan ang Diyos na tinatawagan natin, mga kapatid. Amen. Amen. Kaya nga po, nawa ang daigdig na ito ay huwag tayong, sa daigdig na ito, huwag sana tayong kakabahan. Diba? Huwag kang malulungkot. Amen. Huwag tayong magagapi ng mga suliranin, ng mga problema. Hello? Amen. Bakit? Greater is He. Ang Diyos na nasa sa iyo ay mas malaki. Amen. Kaya huwag kang malungkot, huwag kang magagapi,
ng ano pa man. Amen? Amen? Anong ibig sabihin? Mas makapangyarihan ang Diyos na nasa sa atin. Amen. Amen? Kaysa sa nasa sanglibutan. Amen. Amen, mga kapatid. Amen. So sana magising po tayo na makita po natin na tayo ay naglalakad sa kalsada. Amen? Na you are not an ordinary. Amen. Hello? Amen. You are not an ordinary woman. Amen. Do you believe? Amen. Amen. Because ang Diyos natin is a supernatural God. Amen. Alam mo ba yan, mga kapatid? Amen. Amen po. Amen. Kaya, ang nasa atin, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen. Hello? Amen. Kaya maglalakad ka, nawa magising tayo, pag naglalakad tayo dyan sa kalsada, hindi ka, kakaiba ka. Unique. You are not, because we have a unique God. Amen. Amen. So Genesis 18 verse 13, ito po yung it's about impossible. Tingnan natin ha, yung kakaibang pagkilos ng Diyos. Bakit po? Paano magkakaanak? Alam yung kwento ni Abraham at saka ni Sarah. Amen. Ayan. Okay. Paano magkakaanak ang isang 90 at isang 99 papunta na sa 100? Pariho na matanda na si Sarah at si Abraham. Okay. Pangalawa, si Sarah hindi talaga siya aanak. Baog kasi siya. Hello? Amen. Pangatlo, lagpas na sila sa panahon. Amen. Expire na. Amen. Pero ang Diyos, unlimited, di ba? Sabi ko, walang Amen. Expiration. Okay? Di ba? Di ba napaka-imposible? Amen. Amen. Napaka-imposible niya. Pero, anong nangyari? Umanak pa siya. Amen. Di ba nag-anak pa siya? Amen. Bakit? Because of the unlimited power of God. Amen. Walang makagagawang obigay ni. Amen. Amen. Na walang sino mang doktor na pidyat yung mga doktor ng bata para pediatrician. Oh, yan. Walang makagagawa niyan. Ang gagawin lang niya, they can advise. Amen. Hello? Amen. Pwede ka nilang i-advise kung hindi ka magkakaanak. They, ano pang gagawin niya? Magbigay sila ng counsel. Diba? Ika-counsel ka nila, ganito yung gawin. But, they cannot produce. Hello? Amen. Pwede na magpaturo ka naman. Tingnan natin yung Genesis 18 verse 13. Then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh? Bakit tumawa? Siguro pag narinig mo yan, magkakaanak ka. Tatawa ka na. O kaya, magkakaasawa ka pa. Tatawa ka na siguro. Parang ganon, di ba? Why did Sarah laugh? And why did she say, can an old woman like me have a baby? Yeah. Di ba? Ganon yung tanong niya. Kasi nag-usap-usap ang Diyos at si Abraham. At sabi ng Diyos kay Abraham, magkakaanak si Sarah, sabi niya kay Abraham, di ba? So, nakikinig ngayon si Sarah. So, narinig niya, kaya siya tumawa. Hello? Amen. Okay, sino dito yung may edad natin gusto pang magkakaanak? Amen. So, kahit si Sarah, mga kapatid, ay matanda na, amen, matanda na, pangalawa, baog pa. O, di ba pag baog na, alam natin na baog na, hindi na siya magkakaanak, di ba? Amen. Amen? Dahil sa unlimited power ng Panginoon, amen. Verse 14, anong nangyari? Is anything too hard for the Lord? Di ba? Sana itong mga talatang ito bumuhay sa ating pag-asa. Amen. Sana itong mga talatang ito, mga kapatid, bumuhay ng ating pag-asa. Kung hindi ka na niririgla, di ba sabi nila may menopausal baby? O, di ba? Amen?
Kung sana itong mga sabi ng Panginoon, is anything too hard for God or for me, sabi ng Panginoon? Hello? Amen. Sana yan yung bumuhay ng damdamin po natin or gumising sa ating mga damdamin at titibok pa yan. Hello? Amen, mga kapatid? Sana itong talatang ito, mga kapatid, ay makatanaw tayo ng pag-asa. Amen. Hello? Amen. Amen. Kasi walang mahirap pala sa Diyos. Amen. Amen. Kaya niya palang gumawa. Amen. Hindi pala natin siya dapat limitahan. Hello? Amen. Amen. Kaya sa Genesis 18 verse 14, ang sabi niya, sa bibig mismo ng Diyos at sinasabi niya sa kanyang kaibigan na si Abraham. Di ba tinawag ng Diyos si Abraham na kaibigan niya? Amen. Ang sabi ng Diyos sa kanya, is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa akin? Hello? Amen. Kung maniniwala kang walang mahirap sa kanya, malulutas yung problema mo. Amen. Amen? Amen po. Amen. Huwag kang tanghinaan ng loob. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Amen. Sana kayo na nakikinig ngayon, lahat ba nakikinig o natutulog? Amen. Amen. So lahat tayo na nakikinig ngayon, mag-isip tayo. Amen. Amen. Meron bang mahirap sa Diyos? Amen. Okay, meron bang ang Diyos hindi niya kayang gawin? Wala. 'Di ba? So kaya niya. Amen. At ang Diyos ngayon na nasa loob ng ating buhay at puso. Amen. Ang kanyang sabi, hindi kanya iiwan. Amen. Hindi niya iiwan yung pamilya natin. Amen. Hindi niya iiwan yung mga relatives natin. Amen. Amen. So, kapatid, if you are not an ordinary human being, bakit po? Kung hindi ka lang ordinary human being, bakit? Ang Diyos raw na sinasamba natin, wala raw mahirap sa kanya. Amen. Ordinaryo ba yon? Hindi. Hello? Amen. Amen. Kaya, meron bang makagagawa noon? Wala. Amen. Yung isang baog at matanda na, amen, at lagpas na sa panahon at wala na sa oras, nagkaanak pa eh. Amen. Umanak pa siya, di ba? Amen? Bakit? Walang mahirap sa Diyos. Amen. Amen. So yan ang kapangyarihan ng Diyos na sinasabi po niya, is anything too hard for the Lord? Hello? Amen. Amen. So I will return, sabi niya ganun, above this next year, sabi niya, and Sarah will have a son. Oh, di ba? Sabi niya, babalik ako sa isang taon, at si Sarah mayroon na siyang anak. Anong nangyari? Alam nyo, ang Diyos pag nagsalita, babalik ako sa susunod na taon, parang sinasabi niya, Abraham, ang asawa mo may anak na. Amen. Diba? Parang inassure na niya si Abraham. Amen. Amen. So, ilagay nyo sa room ninyo yung verse na yan. Dito natin makikita yung uniqueness of the power of God. Ano bang nakalagay sa Genesis 18 verse 14? Meron din bang hindi maaari sa akin tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Anong sabi niya? Pagbalik ko, may anak na siya. Ayan, may anak na. Nothing is impossible. Okay. Nothing is too hard for the Lord. Amen. Okay. Itikit nyo yan sa inyong, di ba sa higaan nyo, mayroon. Isulat nyo yung word na yan. Nothing is impossible.
nothing is too hard for the Lord. Amen. Amen. Jeremiah 32 verse 27. Look at God is saying to you and all of us. Sabi niya, I am the Lord, sinasabi ito ng Diyos at sa lahat ng sa atin. I am the Lord, the God of all mankind. Siya yung Diyos ng lahat. Is anything too hard for me? Siya yung Diyos ng lahat ng tao. Jeremiah 32 verse 27. So narito, sabi niya, ako ang Panginoon ng lahat ng tao. Mayroong bagang mahirap sa akin? Di ba yan yung sabi niya? Yung salitang impossible, gawin mong possible. Di ba? Amen. Kasi walang mahirap sa kanya eh. Possible with God. All things are possible. Sa kanya lahat posible. Amen. Kaya humaharap ka sa pagka sa napakabigat man ng problema ang kinakaharap mo ngayon. Humaharap ka man ng napakatinding pagsubok. Humaharap ka man ng yung kinakaharap mo ngayon. Nandyan ka ngayon sa kalagayang hindi mo alam kung ano ang gagawin. Di ba? Hello? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. God is saying to you this morning, ngayong umaga, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Sagutin mo. May mahirap ba sa Diyos? No. Tayo kasi, pag nagigipit, buti na lang walang Bombay dito. Sa Bombay, umakapit. May Diyos po tayo. Amen? Amen. Pag tayo'y kinakapos, huwag tayong magbabaka sakali sa loto. Huwag tayong magbabaka sakali sa ating waiting. Yung mga waiting, di ba? Wala nang waiting. Amen. Alam nyo ba? Insulto yan sa Diyos. Hello? Amen. Kung tayo'y naghihikahos, huwag tayong magnakaw. Diba? Hindi tama yan. Hello? Amen. Kung wala kang ibili, huwag kang kukuha ng ibang para magkaroon tayo. Amen. Hindi tama yan. Amen? Amen? Ang tama, James 4 verse 2. Hindi daw tayo nagkakaroon kasi hindi tayo humihingi sa Diyos. Huwag mong tingnan yung makukuha mo. Tumingin ka sa Diyos. Humingi tayo sa Diyos. At magkaroon tayo ng contentment. Huwag tayong mainggit dahil mayroon siya. Eh, dapat magkaroon din ako. Kaya gagawa ka ng paraan mo. Is there anything too hard for me? Sabi ba niya eh? Amen. Kung ginawa niya yung langit, yung lahat ng bagay sa mundo, hindi ba niya kayang ibigay yung pangangailangan natin? Amen. So huwag tayong lilingat, huwag tayong magpapalagpas na sa isang araw, hindi tayo nananalangin. Huwag nating hayaan na sa isang araw ay huwag tayong mananalangin. Hello? Amen. Amen. At ang kinakausap nating Diyos, siya yung Diyos ng lahat ng tao. Amen. Diba yan yung sabi niya? Sa mundo, siya ang Diyos ng lahat ng tao. Is anything too hard for me? Mayroon bang mahirap? Ang sabi ng banal na kasulatan. Diba yun yung sinasabi niya? Amen. Deuteronomy 32 verse 29. See now that I am He and there is no God with me. Diba sabi niya, walang ibang Diyos na katulad ko. Amen. I kill and I make alive. I wound and I heal. Neither is there any that can deliver out of my hand. Kaya niyang pumatay, kaya niyang bumuhay.
kaya niyang sumugat, kaya niyang magpagaling. Kung patay na yung negosyo mo, kaya niyang buhayin. Amen. Kung patay na yung business, or patay na yung baboy mo, may namatay ang baboy, di ba? Kaya niyang ibalik. Hindi na niya kayang buhayin yun kasi patay na. Pero kaya niyang buhayin muli yung negosyo mong baboy or negosyong iba ng negosyo. Amen. Amen po. So sabi niya, I heal. So tahas ang sinasabi ng Diyos, lahat ng Diyos-Diyosan sa mundo, wala yung magagawa. Kasi sabi niyang ganon, there is no God with me. Yung God dito, small God, G. Ang ibig sabihin, Diyos-Diyosan ang ibig sabihin niya. Marami kasing Diyos. Amen? So sabi niya, walang ibang Diyos-Diyosan sa mundong ito. Ako lang, sabi ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi niya sa Isaiah 42, I will not share my glory to anyone. I think Isaiah 42 verse 8. I will not share my glory to anyone. Hindi niya isi-share yung glory niya sa kahit kanino man. Kasi ang glory sa kanya lang. Hello? Hello, hello po. Amen. So wala kasi siyang, walang ibang Diyos. There is no God with me. Kaya wag kang sasambahin, wag mo yung glory sa sarili mo, wag sa kung kani-kanino, sa kanya lang. Amen. Isaiah 42 verse 8, I will not share my glory to anyone. Pakitingnan kung tama. So hindi ko ibibigay ang kaluwalhatian ko kahit kanino. Ako lang iyon, sabi ng Diyos. Amen. Amen? I kill and I make alive. Yun bang kaya niyang buhayin yung store mo, yung lahat ng nawala sa'yo. Amen? Yung relasyong nasira. Amen? Kaya niyang ayusin. Hello? Amen. Bakit? I wound and I heal. Sabi niya eh. Amen? Kaya nang sumagot. Kaya niyang sumugat. Kaya rin niyang magpagaling. Hello? Amen. Hindi yung sugat ng kutsilyo. Amen? Baka, oo, kaya rin pagalingin ng Diyos yan. Amen, gagaling din yan. Pero yung sugat kasi na matagal, bumaling yung sa puso. Sa puso. Amen? Kaya niyang pagalingin yan. Kahit nasaktan ka, ilang taon na ang lumipas, pagagalingin ng Diyos yung puso. Bakit? He heals the broken hearted, binding up their wounds. Amen? Neither is there any that can deliver out of my hand. Diba sabi niya yung katuloy nun? Mayroon bang makakaagaw sa'yo, sa aking kamay? So alam nyo, kapag tayo ay nasa kamay ng Diyos, wala nang makakakuha pa sa atin. Basta nasa kamay ka niya. Maliban kung aalis ka. Okay? Pero as long na nasa kamay tayo, John 10 verse 28, no one can snatch us out of His hand. Okay? Amen. Naisip ba natin yan? Amen. Na ganyan ang Diyos natin? Amen. Amen. Ganyan ang Diyos na sinasamba natin every Sunday? Amen. Hello? Amen. Amen, mga kapatid. Ganyan ang Diyos. Amen. Na pinupuntahan natin dito sa Taipo. Saan ka pupunta? Sa Taipo. Diba? Hello? Amen. Ganyan ang Diyos na sinasamba natin sa Taipo. Amen. 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 Kaya, napakasarap na taasan ng kamay. Amen. Amen. Amen? Napakasarap na taasan siya ng kamay. Hello? Amen. Kapag ako'y nagpipray, I see to it, i-raise ko yung hands. Amen. Amen. Yung kamay natin sa kanya. 1 Timothy chapter 2 verse 8. I want their hands to raise their hands in prayer. I want that all men raise their hand. Basahin nyo. Sige, tingnan nyo. Tingnan nyo akong tama. 1 Timothy chapter 2 verse 8. I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Amen. Amen. Na walang pag-aalinlangan. Amen. Kapag nananalangin ka sa bahay nyo,
Amen. Luluhod ka, itataas mo yung kamay mo. Amen. Amen. All men, sabi niya eh. Tama? Amen. Ibasa nga sis. 1 Timothy 2:8. Ibig ko ang malalaki sa lahat ng dako'y manalangin, may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Sa English, nakalagay talaga, lifting up holy hands. Therefore, I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands without anger or disputing. Ayun. O, diba? Hello? Amen. Amen. Kaya pag itinaas mo yung kamay mo sa Panginoon, amen, kailangan kapag sinabing that men pray kasama ang woman. Okay, sabi mo, pastora, men lang naman nakalagay dyan, eh, woman tayong lahat. Kapag sabi ko, pag binanggit ang men sa Bible, kasama ang woman, kasi ang woman galing sa lalaki, amen, sa ribs. Amen. Kaya pag automatic po yan. Amen. Amen. So, ang Diyos na tinataasan natin ng kamay, kayang sumugat at kayang magpagaling. Amen. Amen. At kayang pumatay at bumuhay kapag nasa kamay tayo ng Diyos, sabi niya, walang makakakuha sa atin. Amen. Amen. Yun ang sabi niya. Hindi ka kukuhanin ng kamatayan. Amen. Agad-agad. Di ba ilang taon ka na? Ako 50 na. So hindi ako kinuha ng kamatayan agad-agad. Amen. Yun ang sabi niya eh. Amen. Amen. Hindi ka pwedeng kunin ng COVID. Amen. Hello? Amen. Hindi ka pwedeng kunin ng sakit. Amen. Basta maging, ano lang, magaling lang tayong steward ng ating, siner po yan sa inyo, katawan. Amen. Okay? Alagaan natin yan. Diba? Amen. Mahalin din natin yung sarili natin. Amen. Hello? Amen. So, ang prayer ko, Lord, huwag mo naman akong kunin na may sakit. Lagi ko yung pinagpipray kasi nakikita ko yung mga may sakit, naghihirap sila na hanggang sa mamatay na sila. Amen. Hello? Amen. Amen. So, sabi niyang ganon, hindi ka kukunin ng kamatayan agad-agad. Amen. So, bibigyan niya tayo. So, habang buhay pa tayo, amen, hindi yung naghihingalo ka na, Lord, buhayin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Huwag mong hintayin yun. Amen. Hello? Amen. Habang malakas ka pa, habang buhay ka pa, maglilingkod ka sa Diyos. Pero marami ngayon, pagsiran mo ng gospel, matanda, ayaw nila. Hmm? Yung pinanggalingan, ano ba yun? Papunta ka pa lang. Galing na ako. Pero pag nagkasakit yan, sabihin mo, Lola, pwede ba kitang ipag-pray? Gusto mo bang gumaling? Oo, anak ko. Diba? Hello? Amen. Amen. Kaya, sabi niyang ganun, there is not anything that he cannot do. Diba? Wala. Walang anumang bagay na hindi niya kayang gawin. Amen. Kayang-kaya niyang gawin. Amen. Lahat. Amen. Lahat ng nawala sa atin, kaya niyang ibalik. Amen. Naloko ka, naloko tayo, nadukutan ka, sino din nadukutan na? Na-scam ka, pwedeng ibalik yan. Bakit? Eh, walang imposible sa Diyos. Amen. Amen. Walang imposible sa Kanya. Amen po. So, kaya niyang ibalik. Amen. Hello? So, lahat tayo na nakikinig ngayon, amen? Tayo ay nasa palad ng ating Panginoon. Amen. Amen? Alam niya kung bakit, di ba? Maraming hindi. Hindi po, marami pong hindi nakakarinig. Lahat kayo na nakakarinig ngayon, amen, ay marami kasing hindi nakakarinig ngayon eh. Wala sila dito. Diba? Kaya mapalad tayo na nakakarinig ngayon ng salita ng Diyos. Amen. Amen? Lahat nyo, lahat tayo, mga kapatid, alam nyo, ang naririnig nila, balita. Chismis. Ang naririnig nila, chismis.
ang naririnig nila, puro COVID. Ang naririnig nila, puro na lang nasa hospital. Hello? Isipin nyo ang mga yan, mga kapatid, ang naririnig nyo lagi? Hello? Amen. Pag yun ang naririnig nyo, anong mangyayari sa Diyos? Liliit ng liliit. Hello? Amen. Liliit ng liliit ang Diyos. Pero kayo, nandito, naririnig nyo, lumalaki ang Diyos. Kasi walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Diyos. So yun yung gusto kong iparating sa inyo, dapat lumalaki ng lumalaki ang Diyos at yung problemang mayroon tayo ngayon, liliit ng liliit ng liliit. Amen. Liliit ng COVID na yan, liliit ng liliit. At hanggang mawala na ang COVID. Amen. Hello? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. Is there anything too hard for Him? Amen. Walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Pero kung ang marinig natin, there is anything that I cannot do, sasabihin ko sa inyo, lalaki ng lalaki ang Diyos. Amen. Amen? This is the simple statement. No one can do what God can do. Amen. No one can do what God can do. Tandaan nyo yan. Walang sino mang tao ang makagagawa ng magagawa ng Diyos. Amen. Amen. Diyos lang. Amen? Kaya itong COVID, mga kapatid, ang COVID na ito, yung problema ng sandaigdigan, Diyos lang ang tatapos nito. Diyos lang ang tatapos nito. Hello? Pag-pray natin, di ba sabi ko sa inyo, pag-pray natin na ang bansang Pilipinas ay iangat ng Diyos. Amen. Pinagpipray nyo yan? Amen. Okay, ipag-pray natin na ang bansang Pilipinas iangat ng Diyos. Papaano? Yung pangulo natin, di ba sabi ko, na magkaroon, di ba sabi ko nga ibulong ng Diyos na magkaroon ng prayer. Ano na yon yung tawag doon? Prayer. Ha? Prayer vigil. O yung prayer, may isa, pray for the nation, ay ano ba yon? Basta magkaroon ng prayer, ang ganda na lahat na kaluhod, kasama ng mga mayor, kasama ng mga gubernador, di ba napakaganda? Amen. Amen? Kasama yung presidente natin. Hello? Amen. Di ba napakaganda na yun ang ipag-pray natin, mga kapatid? Amen? Napakaganda ngayon dahil walang sugal, walang alak. Di ba bawal ang alak? Di ba mayroon ding, yan ay kilos ng Diyos yan. Hello? Bihira ang hold upan ngayon. Oh, di ba may maganda parang naidudulot ang COVID? Amen. 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 May blessing din. Amen. Amen po. Oh, nawala ang physical gathering. Wala yung mga conferences. Wala yung mga lahat ng tao. Nasa outing sila. Nasa ibang bansa. Ngayon, hindi sila makapunta. Amen. Amen po. No one can do what God can do. Amen. Amen. Tatandaan natin yan, mga kapatid. For me, pag lumuhod ang Luzon, Visayas, at Mindanao, lumuhod ang Malacanang. Amen. Diba? Pag lumuhod ang mga yan, mga kapatid, lahat luluhod at tatawag sa Diyos. Hello? Amen? In a split of second, because God's power is unlimited, God's power is unique. Instantly, mawawala ka agad. Amen. Lahat ng nasa hospital, gagaling. Amen. Lalabas ang lahat ng mga nasa hospital, magaling na agad silang lahat. Amen. Yun ang ipanalangin natin, mga kapatid. Amen. Amen? Mawawala na rin ang COVID. Amen. Amen? Tingnan nyo. Nabasa nyo na ba, sabi ko, assignment natin yung Deuteronomy 7 ay 8, 9, 10, 11. Nabasa nyo na yung tingnan nyo yung mga langaw sa Ehipto. Di ba? Exodus pala yun. Exodus. Okay. Exodus 8, 9, 10, 11, 12, 13 hanggang 14. Pag binasa mo yan, mga kapatid, yung miracle ng Panginoon. So, sabi niya ganon, tingnan mo yung mga langaw, yung mga palaka, di ba? Nabasa niya yan. Okay. Lahat ng lugar may palaka.
Oh, lahat ng mga lahat may kuto. Oh, di ba nabasa niyo 'yon? Yung mga hayop at tao sa isang kisap mata lang, tatlong gabi, anong nangyari? Nag-brown out sa buong Egypt. Di ba? Biglang nawala agad. Oh, 'yon, di ba? Ganyan ang power ng Diyos. Amen. Amen. Di ba napakaganda? Hello. Yan ang inaasam natin. Amen. So sabihin ng pangulo na it's time, halimbawa sabi ng pangulo, it's time Filipino people to kneel down to God. Oh, di ba pag in-announce niya 'yon, pag 'yan ang nangyari, celebration 'yan. Hello. Amen. Kaya Amen. hindi pa natatapos ang COVID kasi hindi pa natin nagagawa 'yon. Amen. Yung tatlong example about the unique unlimited power of God. Ito po yung example sa Psalm 71 verse 19. It says, "Also your righteousness, O God, is very high. You who have done great things, O God, who is like you." O, di ba? Dinideclare dito yung example na ang unique, ang Diyos ay unique po siya at unlimited po siya. Psalm 71 verse 19. 71 verse 19. Okay? Also your righteousness. So sino ba naman yung makagagawa ng great things? Di ba ang Diyos lang? Amen. Amen. Sabi niya dyan sa 71 verse 19. O God, who is like you? O Diyos, sino ang katulad mo? Wala kang katulad. Ang Diyos. Walang katulad ang Diyos. Hello? Amen. May nasasabi na ba natin dyan sa Diyos? Lord, wala kang katulad. Sabihin nga natin. Lord, wala kang katulad. O Diyos, wala kang katulad. Hello? Diba? Unique ang kanyang kapangyarihan. Amen. Obviously, no one is like God. Walang katulad ang Diyos. No one can do what He does. Wala nang iba na katulad niya. Amen. Walang makagagawa ng nagawa na niya. Amen. Amen. So yun po yung itcha po ni Moses at saka ni Aaron, yung tungkod nila. 'Di ba? Yung tungkod naging ahas. Pinatawag din ni Farao. Tingnan niyo si Farao, anong naging tungkod, yung ahas naging tungkod, ay yung tungkod naging ahas. Pinatawag din niya yung mga sorcerer. O yun, yung sorcerer. Yung sorcerer. Yung magician niya. Amen. Anong ginawa nila? Kinuha rin din nila yung kanilang ano, yung kanilang tungkod. Anong naging ahas din. 'Di ba naging ahas din nung naging ahas din? Na counterfeit. 'Di ba? So ang ginawa ng Diyos, nagpaulan ng langaw. Okay. Pati yung mga sorcerer, pati mga magician ni Farao, hindi nila natapatan. Nagaya nila yung una, pero dito hindi na nila natapatan. Sabi ng mga sorcerer, mga wise men ni Farao, ang sabi nila, Farao, kamay na ng Diyos ito. Amen. 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 Hindi na natin kaya ito. So nakita nila, kamay na ng Diyos. Amen. Kaya sinabi nila kay Farao, bakit? Wala nang makagagawa ng ginawa na ng Diyos. Amen. Hindi nila kayang gawin. Hindi nila kayang i-counterfeit yung pangalawa. Hello? Amen. Yan ang Diyos. Hello? Amen. Amen. So tingnan nyo ang mundong ito na ginawa na ng Diyos. Meron pa bang makagagawa nito? Wala na. Sino ang pwedeng makagawa? Drawing? Pwede. Diba? Sino ang makagagawa pa ng mundong ito? Wala nang iba kundi ang Diyos lang, diba? Pwede mong i-drawing, pero yung ganito ka-unique, wala. Amen. Ibang klase. Diyos lang. Hello? Amen. Amen, mga kapatid. Number 2, Psalm 77 verse 13 at saka 14. Ano nyo na lang. Ito po yung example about unique and unlimited power of God. Pangalawa, yung kanina una is sa Psalms na 71, walang ibang Diyos na katulad niya. Number 2 is 77 verse 13 to 14. Your way, O God, is in the sanctuary, who is so great.
a God as our God? Obviously, no one. You are the God who does wonders. You have declared your strength among the people. So, ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga kamanghamangha. Yun ang sabi nila. Kakaiba yung wonder na ginawa ng Diyos. Diba? Sa atin, mayroon tinatawag na wonder, wonderland, or ano yung pinupuntahan nila dyan sa China? Yung ginagayon nila. Ayun, yun. Diba wonder na yan? Pag nakita mo, napaka mapamangha ka na, diba? Amen? Ang galing ng Diyos. Hello? Amen. Pero ang naghihiwalay lang sa bansa, mga kapatid, yung ilog. Amen. Tingnan mo ang mga bansa ngayon, di ba? Ang naghihiwalay lang, parang bago ka makarating doon sa Macau, ang naghihiwalay lang sa Macau at Hong Kong is dagat. Amen. Ilog lang. Tulay lang. O, di ba? Kakaiba? Amen, mga kapatid. Yung mga wonder na nakikita mo pag pumunta ka sa mga bansa, di ba? Maa-amaze ka sa bawat bansa. May mga wonder na mamamangha ka. Pero, mga kapatid, kakaiba yung wonder ng Panginoon. Amen. Amen. Kakaiba yung wonders ng Panginoon. Amen. Yung mga castle sa ibabaw ng bundok, di ba? Wonder na yon. Amen. Pero walang ikukumpara. Who does wonders? Amen. Amen. Yung gumagawa ng kamangha-mangha, yun na lang mga ibon. Amen. Yung daming, di ba, ang mga ibon, may iba't ibang kulay sila. Yung mga isda, may maliliit, may malalaki. Amen. May sobrang laki. Hello? Amen. Amen. May mga dinosaur. Halimbawa, may dinosaur, ikaw yung taga-alaga. Di ba, mas malaki pa yung aalagaan mo. Di ba, kamangha-mangha yung gawa ng Diyos. Amen. O, yung camel. Di ba? Amen. Malulula ka sa gawa ng Diyos. Oh, di ba mga kapatid? Amen. Yan ang Diyos natin. Okay, letter C, last. Isaiah 44 verse 24. Thus says the Lord your Redeemer. Ito yung sinasabi ng Diyos na manunubos natin. And He who formed you from the womb. May isang nag-anyo sa atin. Diba? He who formed you, nasa sinapupunan pa tayo ng magulang natin. Sabi niya, ipinorm na tayo. I am the Lord who makes all things, who stretches out the heavens. Siya yung naglayag. Amen. Ng lahat mula sa langit. All alone, no one else help, who spreads abroad the earth by himself. Tingnan ninyo ha, kung paano napuform yung bata sa bahay bata ng magulang. Di ba unique yun? Kakaiba yun. Yung nasa loob ka ng, yung bata nasa loob ng sinapupunan ng nanay, paano siya na-form? O, di ba? Amen, mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, thus says the Lord your Redeemer, He who formed you from the womb. Amen. Okay? Who stretched out the heaven. Lahat. Amen. Siya ang gumawa ng lahat. Amen. Ang bundok, ilog, dagat, ang dami niyang ginawa. Amen. Yung langit, ginawa ng Panginoon. Yung atmospheric cloud na yan, di ba ginawa niya? Amen. Amen. So, ang Diyos ang nag-stretch ng mga yan. Mga kapatid, wala siyang katulong. Amen. Di ba, nung ginawa niya yan, may katulong ba siya? Wala. Nung ginawa niya yan, anim na araw lang niya ginawa, siya lang. Hello? Amen. Yung ikapitong araw, namahinga. Bakit siya namahinga? Napagod ba siya? Napagod ba ang Diyos? Hindi. Tayo, pagod ba? Amen. Oo. Amen. Bakit hindi siya napagod? Anong ibig sabihin? Tapos na niya ang lahat. Amen. Kaya siya namahinga. Amen. Tapos na niya. Amen. Diba ang tao, pag tapos na, anong ginagawa niya? Mahinga. Nakaupo na. Nagpi-Facebook na. Amen. So, ibig sabihin,
tapos na niya. Nakuha niyo? Amen. Tingnan niyo si Kristo. Ngayon, nung natapos na niya, di ba? Tapos na niya. Umupo na siya. After he died on the cross, na-finish na niya yung kanyang assignment. Natapos na niya, di ba? Umakyat siya sa langit. Umupo na siya sa kanang trono ng Amang nasa langit. Kasi tapos na niya. Pero tayo, hindi pa tayo tapos. Kaya huwag muna kayong uupo. Amen. May mission tayo. Amen. Ano yung mission natin? Mandate natin? Go and make disciples. Go ye therefore and preach the gospel. Kaya huwag tayong titigil. Hindi pa tapos ang trabaho natin. Ang Diyos, umupo lang siya, nagpahinga siya noong tapos na lahat. Basahin niyo sa Genesis chapter 1 kung paano niya nilikha ang lahat. Amen? Amen. So, kapatid, ang Diyos, unique ang kanyang kapangyarihan. Amen. His power is unlimited. Amen? The uniqueness of God, no one can do what He can do. Amen. Walang pwedeng makagagawa sa kaya niyang gawin. And no one helped Him to do it. Amen. Tayo, sister, tulungan mo naman ako dito. Pero ang Diyos, wala siyang katulong. Amen? Minsan ang tao, uy, samahan mo naman ako dito, di ba? Ganon tayo. Hello? Amen. Ang Diyos, hindi siya ganon. Kasi unique siya. Amen. Hello? Amen. Hindi niya kinakailangan ng kasama. Why? Siya ay makapangyarihan. Amen. Siya ay makapangyarihan. The uniqueness of our God, His power is unique. Amen. May nakulot kayo ngayon? Amen. He can do anything. Amen. Nothing is impossible. Okay, tayong lahat ay tumayo. So, alalahanin natin mga kapatid yung kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa buhay natin. Maging yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos yan. Kasi kung wala ang power of God, we cannot do it. Amen. Amen. Yung mga talent natin, hindi natin maialay lang yan sa Diyos kung wala yung anointing ng Panginoon. Amen. Kung wala yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen, mga kapatid. Kaya kahit anong problema mo ngayon, alalahanin mo lang na dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nothing is too difficult. Nothing is too hard. Nothing is impossible with God. So, kung may pamilya man tayo na mayroong sakit, karamdaman, sabi ng Panginoon, nothing is too hard. Amen. May mga anak man tayo na ang hirap natin silang disiplinahin at ilapit sa Diyos, sabi ng Panginoon, walang imposible sa akin. Amen. May sakit at karamdaman man tayo, may pinansyal man tayong pangangailangan, sabi ng Panginoon, nothing is too difficult from me. Nothing is impossible. Amen, mga kapatid. So just remember the power of God. Dahil the more na nakikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos, liliit ang problema. Amen. Pero the more na nakikita natin yung mga trials, mga problems natin, liliit ang Diyos. Kung bakit po i-share yung power of God sa umagang ito, dahil gusto ko na makita natin kung gaano siya kalaki at lalong lalaki ang Diyos sa buhay ng Diyos. Amen?